Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon, ikaw ang may likha ng langit, dagat at lupa, ng buwan, araw at mga bituin, tanang nilalang sa papawirin. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Ngalan niya ay dakilain. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong dumadalanging sambayanan ay matapat mo nawang lingapit subaybayan upang makita naming ang dapat gampanan at para rito ay magkaroon kami ng kakayahan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel. Sa lipi ni Benjamin ay may isang mayamang lalaki na ang pangalay Sis. Siya ay anak ni Abiel at apo ni Zeror na anak ni Bekorat at apo naman ni Afia. Mayroon siyang anak na ang pangalay Saul na nasa kanyang kabataan. Ito ang pinakamakisig at pinakamatangkad sa buong Israel. Minsan nawala ang mga asno ni Sis, kaya inutusan niya si Saul na magsama ng isang katulong at hanapin ang mga asno. Hinalughog nila ang kaburulan ng Ephraim at ang lupain ng salita, ngunit wala silang makita isaman. Natuloy sila sa saalim, ngunit wala rin. Natuloy sila sa Benjamin, wala ring makita. Nang dumating si Saul, sinabi ng Panginoon kay Samuel, "Iyan ang lalaking sinasabi ko sa iyo na maghahari sa Israel. Pahiran mo siya ng langis at italagang hari ng Israel. Siya ang magtatanggol sa mga Israelita laban sa mga Filisteo. Naaawa na ako sa mga nakikita kong paghihirap ng aking bayan." Lumapit si Saul kay Samuel at nagtanong, "Saan po kaya makikita ang manghuhula?" Sumagot si Samuel, "Ako ang manghuhula. Sumama ka sa akin sa altar
sa burol at magsasalo tayo sa pagkain. Sa umaga ka na lumakad pagkatapos kong sabihin sa iyo ang gusto kong malaman. Inuha ni Samuel ang sisidlan ng langis at binusan ang ulo ni Saul. Pagkatapos, hinagkan niya ito at sinabi, "Binusan kita ng langis ng Panginoon upang maging hari ng Israel. Pamamahalaan mo ang kanyang bayan at ililigtas laban sa lahat ng kaaway." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, ang bigay mong lakas sa hari nagpapagalak. Poon, ang bigay mong lakas sa hari nagpapagalak. Nagagalak ang hari o poon dahilan sa lakas mong bigay. Siya'y nagagalak sa kanyang tagumpay. Binigyan mo siya ng lahat ng kanyang mga kailangan at iyong dinininig kanyang kahilingan. Poon, ang bigay mong lakas sa hari nagpapagalak. Dinalaw mo siya nang ang iyong taglay ay gintong korona. Iyong pinagpala at pinutungan siya. Hiling niya'y buhay at iyon ang iyong ipinagkaloob. Buhay na mahaba't walang pagkatapos. Poon, ang bigay mong lakas sa hari nagpapagalak. Ang naging dakila, pinakadakila mo ng iyong tulungan. Naging bantog siya at makapangyarihan. Iyong pinagpala na pagpapala mong walang katapusan, nagagalak siya sa iyong patnubay. Poon, ang bigay mong lakas sa hari nagagalak. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Ikaw, Kristo, ay sinugo upang sa dukha'y magturo, magpalaya sa bilanggo. Alleluia, 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 Alleluia. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling pumunta si Jesus sa baybayin ng lawa ng Galilea. Sinundan siya ng napakaraming tao at sila'y tinuruan niya. Nagpatuloy siya ng paglalakad at nakita niya si Levi na anak ni Alfeo nakaupo sa paningilan ng buwis. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Sumunod ka sa akin." Tumindig naman si Levi at sumunod. Nang si Jesus at ng kanyang mga alagad ay kumakain sa bahay ni Levi, nakisalo sa kanila ang maraming publikano at mga makasalanang sumunod sa kanya. Nakita ito ng ilang iskribang kabilang sa pangkat ng mga Pariseo, at tinanong nila ang kanyang mga alagad, bakit siya sumasalo sa mga publikano at sa mga makasalanan? Narinig ito ni Jesus at siya ang sumagot, "Hindi nangangailangan ng manggagamot ang walang sakit, kundi
ang may sakit. Taparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga banal. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Para kay Jesus sa ating ebanghelyo, malinaw sa Kanya kung ano yung misyon niya. Ano yung nais pagawa sa Kanya ng Ama. At yun ay tawagin ng mga makasalanan. Sila'y akayin sa pagbabago ng buhay. Maganda rin po sa atin bilang mga Kristiyano na patuloy sa ating pagsunod kay Jesus. Si Levi sa ating ebanghelyo o tinatawag na Mateo. Nung siya ay tinawag ni Jesus, siya ay sumunod agad sa Kanya. Tayo din po bilang mga Kristiyano at mga deboto ay patuloy pa rin tinatawag ni Jesus na yumakap sa Kanyang misyon, makiisa sa Kanyang misyon. At tayo rin bilang Kristiyano ay tumahak sa pagbabago ng buhay. Etong mga simpleng gawain lamang ito ay hindi din madali. Minsan gusto nating sumunod sa Diyos, pero minsan alam natin na nagkukulang din tayo sa ating pagsunod sa Kanya. Yung ating pagsunod sa Diyos ay tila'y minsan hindi consistent. May gusto tayong baguhin sa buhay natin, pero minsan bumabalik din tayo sa dati nating gawain. Pero patuloy pa rin ang tawag ng Diyos sa atin ng pagbabago ng buhay. Kaya nariyan ang sakramento ng kumpisal na tuwing tayo ay nagtumatalikod sa Diyos, patuloy pa rin tayong pinapaalalahanan ng Diyos na pwedeng magbalik loob lagi. At ito tayo, dito tayo tinatawag ng Diyos tungo sa buhay ng pagbabalik loob sa Kanya araw-araw. Nung tayo ay nagkakasala, nagkakaroon ng pagkukulang, pinapalalahanan lagi tayo ng Diyos na bumangon ulit, tumindig at magpatuloy sa ating paglalakad. Tulad po ni Levi, nang tawagin ni Jesus at sinabihan niyang sumunod ka sa akin, ang una niyang ginawa ay tumindig at sumunod. At ito lagi ang tawag sa atin ng Panginoon. Lagi niya tayong sinasabihan at inaanyayahan na sumunod tayo sa Kanya. At paanyaya din sa atin, tulad sana ni Levi, sa ating ebanghelyo, na tayo ay tumindig at sumunod. Ito ang ating misyon bilang mga deboto ngayon. Ito ang misyon natin bilang Kristiyano ngayon. Na sa bawat paanyaya at pagtawag sa atin ng Panginoon, tayo ay tumugon ng pagtayo natin mula sa ating mga nakaraan. Pagtayo natin mula sa ating mga kasalanan at lumakad sa daan ng Panginoon. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, dumating si Kristo upang tawagin ang mga makasalanan at sila ay maligtas. Ang ating itugon, banal na manggagamot, hipuin mo kami. Banal na manggagamot, hipuin mo kami. Ang ating simbahan naway makita bilang mapagpagaling na tahanan ng mga mahihina at mga makasalanan. Manalangin tayo. Banal na manggagamot, hipuin mo kami. Ang mga nasa pampublikong tungkulin naway isakatuparan ng malinis sa tapat ang kanilang mga gawain. Manalangin tayo. Banal na manggagamot, hipuin mo kami. Ang mga nagtalaga ng kanilang sarili sa Diyos naway ibuhos ang kanilang buhay sa Diyos at sa simbahan.
Manalangin tayo. Banal na manggagamot, hipuin mo kami. Ang mga taong nabubuhay sa pagkakasala, naway tingnan nating lahat ng may habag at pangunawa. Manalangin tayo. Banal na manggagamot, hipuin mo kami. Ama naming nasa langit, gabayan mo ang mga pag-iisip na mga tinawag mo upang gumawa ng mga mahalagang pagpapasya sa kanilang buhay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumika, ang paghahain ito ng iyong sambayanan ay iyong marapati ngayong paunlakan pakundangan dito. Mapasaamin nawa ang iyong kabanalan at ang masugid naming dalangin ay iyong pagbigyan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo't pinangangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mo siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong pagiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngala ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at tugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo."
Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Amen. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag nang tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, "Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo." Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.
Announcement. Inahandog po ng simbahan ng Quiapo ang Nazareno Medallion. Ito ay nagkakahalaga ng 20 pesos. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahe ng Jesus Nazareno. Ang large size ay nagkakahalaga ng 2,500 pesos. Ang medium size ay 1,000 pesos. At ang small size ay 600 pesos. Ang mga ito ay mabibili lamang sa ating parish finance office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pag-aayos ng ating adoration chapel at baptistry. Ang oras ng finance office ay ang mga sumusunod. Kapag Lunes hanggang Webes at Sabado, mula ikawalo ng umaga hanggang ikalima ng hapon. Kapag Biyernes at Linggo, mula ikalima ng umaga hanggang ikawalo ng gabi. Pagkatapos po ng misa, ay wiwisika po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, inihiling namin kami pagbigyan pakundangan sa iyong dulot na pakikinabang. Ipagkaloob mong ikaw ay aming paglingkuran sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala nilang imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama, at ang Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo, taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati